Amen. Salamat sa Panginoon at magandang umaga. At siguro dahil sa panahon, nauso na naman yung mga pagkahol. So, kung kayo ay kumakahol, kung kayo ay inuubo, it's better to wear the mask, no? Para for the sake of the others. Yan, para yan ay ano natin, para maging practice din natin, no? So, salamat sa Panginoon despite of those things. Ako nga din ay inubo din kagabi. Pero hindi ko dapat i-entertain. Kasi pag ini-entertain ko, tuwan-tuwa siya. Parang gustong-gusto niya, di ba? But kahit na anong mangyari, mga kapatid, huwag natin talaga siya bigyan ng full attention. Kaya kung kayo ay inuubo-ubo, basta kaya nyo at hindi naman kayo nilalagnat, it will be alright to be here. Mayroon namang mang face mask, no? So, salamat sa Panginoon. Salamat din sa gawain kahapon na napaka saya. Sa bagay, wala namang gawain na hindi masaya. Yan ay palaging masaya kasi every time we gather, amen, nagpapakita lamang na any moment merong isang gathering na hinanda actually ng ating Panginoon na kung saan yun na yung talagang wala na tayong inaalala. Diba? Wala nang... kasi pagka-fellowship natin ngayon, bukas, balik na na naman tayo sa normal. Doon na naman tayo, doon sa ating daily routine. At doon pumapasok really ang pressures. Pero pag nandito tayo, walang pressure. Di ba, mga batid? So, salamat sa Panginoon na narito rin Sister Desa, no? And ipinapaabot ko ang aking comfort sa family nung kanyang kamag-anak na nasa ano, inuwin abo na pala, no? So, anyway, that's the will of the Lord. So, patuloy pa rin natin na i-pray. Pati yung ating kapatid, si Brother June, ay sabi niya hindi pa makakarating today. Kasi bukas pa yata yung totally wala na yung ano, yung nilagay sa kanya na catheter yata yon. So, ganun din sa father ni Sister G. Anyway, all things work together for good. So, lalo ngayon na any moment merong body change, so parang hindi na tayo nabibigatan pag may umaalis. Kasi sandali na lamang sila rin ay babalik. So we are so thankful for that. At ganun din sa mga pagtatagumpay, binigay ng Panginoon o sa mga testimony. O, talagang wala na talaga tayong pwedeng, hahanapin pa. Kasi binigyan ng Panginoon ng kasagutan lahat ng mga bagay na pwedeng ibato ni Satan sa atin. So we have the answer to every devil's question. Kaya tayo ay nagre-rest. Tayo ay sigurado sapagkat Panginoon mismo ang nangusap sa atin from lip to ear. Kasi kung hindi yun ang ating treatment sa salita ng Panginoon, then there must be something wrong. So, salamat. Patuloy pa rin tayo. Hindi natin
pwedeng baguhin kung ano yung pagtatalaga ng Panginoon. Remember, Brother Branham said, ito ay great drama of God. Which means, in the mind of God, lahat ito ay tapos na. Diba? Anong ibig sabihin? Nakita na niya ano yung mga mangyayari. So we are confident na binigay sa atin yung ganung kaisipan. Amen. Meron tayong blessed assurance, meron tayong eternal security na kahit anong mangyari, I will say, sabi ng prophet, we all make it. Amen. So even death, sabi ng prophet, huwag niyong katakutan yung death because death is like a graduation. So, hindi yun ang ating focus right now kasi nga nakatingin tayo doon sa word ng ating Panginoon na ipinangako sa panahon na ito na kung saan merong group of people, not large group of people, little group of people na hindi makatikim ng physical na kamatayan. So salamat sa Panginoon and sa araw na ito, let us go to our topic. Diba? Sabi ko kanina, sa Diyos lahat ito ay tapos na. And napaka saya na yan ay in other words sa Panginoon tapos na. Pero ngayon ay pinapasilip sa atin ng ating Panginoon. Right? Ganito mangyayari. That's the reason why we can rest. Kasi kung tayo ay hindi nakakaalam, tayo ay walang nalalaman, magbabaka sakali tayo. Sabi ng prophet, we will always be presuming. And presuming is adventure without authority. Hindi katiyak. Pero salamat, inilalantad sa atin ng Panginoon, kaya tayo ay nagkakaroon ng katiyakan. At kung meron tayong katiyakan, meron tayong kapahingahan. Amen. Di ba mga batid? That's the reason why sabi ng prophet, we are now resting. So namimisinterpret ng iba, nasa millennium na tayo. Kung yun ang kagalakan nila, so be it. But right now, we are still in this time na kung saan hinihintay pa natin yung going away, hinihintay pa natin yung body change because those things are natural or literal events. Hindi lang po yan spiritual, yan po mga kapatid ay mga literal na mangyayari sa atin. Yung body change ay hindi yan spiritual. Talagang magkakaroon tayo ng isang katawan na walang kasiraan. Now sa John chapter 4, verse 30 to 38. Yeah. Then they went out of the city and came unto him. This was the time na si Lord ay iniwanan niya yung mga apostles, mga disciples, at pumunta siya, tumawid siya sa boundary ng Jerusalem sa Samaria, right? At tinagpo niya yung woman at the well. Siya lang mag-isa, iniwan niya yung kanyang mga alagad. Sabagkat sa pagkakataon na yon hindi siya mauunawaan. Hindi po yung isip ng iba na si Lord ay nag-good time. Hindi po nag-good time si Lord, di ba? Kasi may ganyang katuruan na si Lord ay pumunta ron at sinayawan pa siya nung woman at the well. No, wala po tayong mababasang ganyan. Yan ay produkto ng mga karnal na kaisipan. Wala pong ganun. The reason why si Lord pumunta doon, alam niya yung woman at the well ay redeemable. Alam niya yung woman at the well ay tubusable. Kaya niya pinuntahan because that was the appointed time for the woman to be
awaken. Now, sabi niya sa verse 31, in the mean, while his disciples prayed him, saying, Master, eat. So alam nila si Lord, nagutom, napagod. So sabi kay Lord, Panginoon, kumain ka muna. But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. Meron akong pagkain. Ako'y may pagkain kakainin na hindi ninyo nalalaman. So ano kayang pagkain ito? Di ba? So minsan si Lord nami-misunderstood siya eh. Siguro sa time na yun, excited. Kasi we kain eh. Right? Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? Meron bang nagbigay sa kanya ng pagkain? Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. What's that word? My meat is to do the will of him that sent me, and to finish the work. Amen. Ang pagkain ko ay ang aking gawin ng kalooban ng aking ama nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawa. Merong conjunction, merong in between. So two words, right? Para malaman natin mga kapatid, tutuloy natin. Say not ye, there are yet 4 months. Yun yung time ng sowing and harvest. And then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Meron na namang conjunction, right? And he that reapeth, receiveth wages. Tumatanggap ng upa o sahod. And gathereth fruit unto life eternal. So definitely, ito ay hindi na patungkol sa literal kasi ang upa o ang sweldo ay eternal life. And gathereth fruit unto life eternal that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Yung nagtanim at yung nag-ani ay parehong magalak. Amen. May nagtanim, may nag-ani. Yung nagtanim at yung nag-ani ay parehong magalak. Now, think of it. Saan panahon tayo ngayon? Tag-ani. Wala tayo sa sowing. Wala tayo sa watering. Sabi ng prophet, we are now in the harvest. Amen. Glory. And herein is that saying true. Sabagat dito'y totoo ang kasabihan. Pansin ninyo yung scripture. Yung one ay capital. So yung nagsulat may revelation, right? One soweth and another reapeth. One soweth and another reapeth. You know that already because the Lord himself, maliban na mahulog ang butil at mamatay, hindi ito dadami. Amen. Isa nagtanim, itinanim niya ang kanyang sarili. Tama? Ano yung kanyang tinanim? Diyos.
Sino yung aani? Diyos. Ano ang aanihin? Diyos. And herein is that saying true. One sow it, and another reap it. I sent you to reap that whereon you bestowed no labor. Other men labored. Kanya-kanyang pagal. Kanya-kanyang pagsisikap. Amen? And ye are entered into their labors. Kayo'y sinugo upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Ang ganda no mga kapatid. Kaya walang sino man ang pwedeng magmalaki. Kaya natutuwa ako kahapon sabi ni Pastor Arnel, hindi pwede sino man ang magmapuri at magmalaki. Wala siyang magagawa dito kasi ito ay gawa ng Diyos. Amen. Itinanim niya, isa nagtanim, another. What's that word? Another reap it. Sinabi niya sa una, my meat is to do the will of the Father and to finish the work. And we are now in that part wherein that work should be finished. Amen. Di ba mga kapatid? Amen. Kayo'y sinugo ko upang aniin ang hindi ninyo pinagpagalan. So walang pwedeng magmapuri. Walang pwedeng umangkin ng credit. Lahat yan ay Diyos. Amen. Iba ang nangagpagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanyang pinagpagalan. So, ang inam mga kapatid na nag-e-enjoy tayo kasi hindi ito natin pinagsikapan. Amen. Ito ay pagtatalaga ng Panginoon. So we talk about, mga kapatid, yung title natin, My Meat is to do the will of the Father. Anong connection yun? Lahat yan kasi ay kalooban ng Diyos. Diba? And we are so blessed to know His will. We are so blessed to know His eternal purpose. Eternal purpose of God. Amen. Yung kanyang perfect will. And His perfect will is always the Word. Diba? Duman tayo sa permissive will, but out of the permissive will comes the perfect will of God. Diba? Sabi nga ng prophet, pinahintulot yung permissive para lalong mag-glorify yung kanyang perfect will. Amen. So, ginampanan niya. Amen. Kung ano yung script niya sa kanyang time. Diba? Ganun siya katapang. Because He knows it. Nung una, hindi natin alam. Pero ngayon, alam na natin. Diba mga kapatid? Alam niyang i-place yung scripture. One time, kumuha siya ng scroll. Binasa niya yung scroll. Hindi niya binasa lahat. Yung portion lang na para sa panahon na yon ang kanyang binasa. And He said, this day, this scripture is fulfilled in your very ears. Why not eyes? Hindi nila nakikita eh. Naririnig nila pero literally, hindi nila nakikita. Spiritually, hindi siya nauunawa. And then He said, search the scripture if you think you have eternal life. They are they that testify of me. Is the Word testifying right now who you are? Kaya po tayo nagre-rejoice. Kaya tayo nag-enjoy kasi yung Word na yan, nakikita na natin, una, yung eyes of understanding. Pangalawa, unti-unti nang nakikita natin sa ating mga mata. Kasi kung hindi nyo yan nakita sa eyes of understanding, hindi nyo yan talaga makikita literally sa pamamagitan ng ating mga mata. So alam ni Lord ang kanyang ginagawa when He was here. My meat is to do the will of the Father. Di ba mga kapatid? Nakaset na yan because it was predestinated to begin with. Di ba? Amen.
Ganon din ba tayo sa panahon na ito? Yes, because he said, clean name niya and finish the work. And that finishing of the work ay dito mangyayari sa panahon na yon. Yes, ginampanan niya yung kanyang time, natapos niya. But sabi ng prophet, he did not finish his ministry when he was here on earth. But he can now finish it through who? Through you. Through us. Ano yung ministry? Eh, nakita na natin eh. Ani eh. Ano yung ministry? Umani. Di ba? Hindi magtanim. Hindi magdilig. And I really appreciate, yun yung sinabi ni Brother Walter kahapon. Hindi pagtatanim, hindi na yung pagdidilig. Harvest time, didiligin mo. Sa amin, sa probinsya, mga kapatid, pag harvest time, pinuputol na yung tubig. Napapunta sa bukid. Una-una, para hindi ma-ano yung putik. Hindi babaon. So, ganun ang ginagawa. So, we are so thankful. Nandito tayo sa reaping season. Actually, for me, it's over. When the seals were open, lahat yan, it's been declared. Tumatakbo yung panahon. Amen. Pag dumating yung decreed season, nung mga yung names ay nandun sa book, which was open in 1963, magre-respond yan. Hindi mo na kailangan pilitin. Kasi ang nangyayari ngayon, pinipilit. Ang nangyayari ngayon, mga kapatid, para bang we know work out. Kasi may potential. Hindi po ganun, mga kapatid. Many times, ginawa na yan. Pero ang pinakamainam, mga kapatid, i-rejoice lang natin, i-enjoy lang natin kung ano yung dinadaloy ng Panginoon. Kung siya ay bride, God will make a way. Hindi yung parang babantayan mo siya, di ba? Para bang itlog na binabantayan mo lagi kung pipisa na. Ngayon, nung nainip ka, titik-tikin mo yung itlog. Hindi po ganun. Binabantayan mo yung butil na tumubo. Hindi po ganun. Tutubo at tutubo yan because that was the nature of the seed. That was the nature of that egg. Huwag lang yung itlog na initlog ng pinakain ng layer mash. Hindi yun mapipisa. Walang germ yun. Right? So, nandito tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng malinaw na kaunawaan sa kanyang perfect will. Binigyan niya tayo ng kaunawaan sa kanyang eternal purpose. And that's the reason why hindi tayo nagbabaka sakali. Di ba? Kung tayo lang yung makakaunawa sa dakon na ito, so be it. Minsan, nagkakaroon tayo ng emotion eh. Paano yung doon? Paano yung doon? Paano yung doon? Eh, bahala si Lord. Ang mahalaga, meron tayong katiyakan sa ating mga puso. Amen. Your family will be with you. Di ba? Kaya wala tayong pag-aalala. Kaya sinetel lahat ni Lord eh. Minsan kasi, tulad ng narinig natin kapon, eh parang gusto pa nating tulungan ng Diyos sa ating sariling pamamaraan. Amen. Now, sabi ng prophet, one time na nabasa ko itong quote, sabi niya, would not man's free will be a mightier force than the eternal plans and purpose of Almighty God? Pwede ba? Pwede ba ang manaig yung kagustuhan ng tao? Pwede bang daigin, rather, nung kagustuhan ng tao kung ano yung kagustuhan ng Diyos? Hindi pwede. Di ba? O, pag yan ay sa... O, okay. Binigyan tayo ng free moral agency. Pero pagdating sa elect, mga kabatid, iba ang trato natin. From the beginning, may hinahanap tayo. Di ba? Pumunta tayo sa denominations. Eh, that was my own personal experience.
Halos lahat pinuntahan ko eh. But there are questions in my heart na hindi nasasagot. Hindi naibibigay yung kasagutan. Para bang merong kang longing, lalo sa mga nagdadalang bata, di ba? Meron silang longing eh. Meron silang craving. Di ba? Kaya minsan, na nagkakaroon ng pagkakataon na humihingi sila ng mga bagay na kahit hindi napapanahon. Di ba? Bilhan mo ako ng santol. Eh, hindi naman panahon ng santol. Problema ka talaga eh. Di ba? Yan. Brother Joel, alam mo na. Tapos, pag binilan ng santol, ayaw ko yan. Gusto ko yung ikaw yung umakyat. Yan yung mahirap eh. Tapos, inakyat ngayon, no? Muntik pa siyang mahulog. Tapos pagbaba, ito na. Sabi nung asawa, ayoko na yan, gusto ko na kamatsili. Yari tayo. So hindi po pwede mga kapatid. Why certainly not? How could the will of man be a mightier force than the purpose of Almighty God? Hindi po pwede mga kapatid. Amen. Dudurugin ka kung ano ang kalooban ng Diyos. Eh sa atin yung mga, kaya hindi tayo maunawaan eh. Diba? Kaya marami nang tumatalikod kasi hindi tayo maintindihan. Diba? Minsan may nakarinig Brother June dun sa binanggit mo. Kahit ayaw mo kung gusto ng Diyos, aba, marami palang nag-isip doon. Sabi ko, tama yon dahil hindi po pwede na manaig yung gusto mo sa kung ano ang gusto ng Diyos. Di ba mga kamadid? Elect ka eh. Scriptural, yes. Jonah, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh. Saan pumunta si Jonah? Tarsis. Hindi naman sinabi ni Lord, Jonah, tigas talaga ng ulo mo. Ayaw mo Jonah, si Brother Joed na lang. Walang ganun, no one can take the place of Jonah. Jonah is Jonah. Nakatalaga na yun, hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Hindi pwedeng sasabihin ng Diyos, ikaw talaga, Jonah, palpak ka eh. Iba na lang kaya. Hindi ganun. Magiging palpak ang Diyos sa ganun. Di ba? Hindi pwedeng mabago. Amen. Kung ano yung layunin ng Diyos. Kaya nung sinabi niya, Jonah, pumunta ka sa Nineveh. Si Jonah pumunta sa Tarsis. Saan ang bagsak niya? Nineveh pa rin. Bakit? Salita ng Diyos yun eh. Hindi pwedeng baguhin ang salita ng Diyos. Di ba? Tignan nyo mga kapatid, napaganda pa yung pangyayari, right? Pero lahat yan ay programa ng Diyos. Di ba mga kapatid, kung si Jonah dumiretso doon, baka kinatay siya agad. Di ba? So lahat yan, pansinin nyo mga kapatid, sabi ng prophet, ni kailanman hindi naisahan ni Satanas ang Diyos. Akala ng marami, napaikot ni Satanas ang Diyos. Baliktad, sabi ng prophet, ang Diyos ang nagpaikot kay Satanas. Amen. Di ba mga kapatid? So ang daming nangyari doon, di ba? Hanggang sumakay si Jonah sa barko. Ang ganda ng panahon, biglang nagkaroon ng unos, nagkaroon ng malalaking alon, hanggang sa buti pa yung ano doon, yung kapitan. Meron siyang kaalaman kaunti, meron dito nakagawa ng hindi tama.
Di ba? Hanggang sa mapunta sa bunutan. Tignan nyo ang Diyos. Bunutan tayo para malaman natin kung sino yung may balat. Huwag na natin ituloy. Di ba? So nagbunutan nila na sila, nabunot si Jonah. O, di linaglag siya doon sa dagat. O, may nakaabang na rin na malaking dilis. O. Eh, sa Ninibe, ang Diyos-Diyosa nila isda, right? O. Eh, paano yun kung merong biglang gumanon doon sa tabi ng dagat? Napakalaking isda. O, tapos niluwa si Jonah. O. Tapos si Jonah, lumapit doon, nangaral, magsisi na kayo. Tignan nyo yung isip ni Jonah. Umakyat siya sa burol. Diba? Tinignan niya. Ang akala niya, gugunawin ng Diyos yung Ninibe. Hindi po, pinaniwalaan siya eh. Diba? Yung hari. Diba? Mga tao, pati hayop, nagpasting. Diba? Tignan nyo yung programa ng Panginoon. Bakit? Hindi po pwede na manaig ang kalooban ng tao doon sa eternal na layunin ng Diyos. Eh si Lord, ganun siya, alam niya eh, my meat is to do the will of the Father. And that's the perfect. That's the mightier force, mga kapatid. Hindi pwede yun baguhin. God never changes His mind about His word. Amen. So sabi niya, and man in his carnal condition to will what he wants to more forceful than what an eternal perfect God would be. Certainly not. It couldn't be. See, the eternal God whose purpose is perfect, how could you say that a carnal man down here, no matter how just and he might be, his purposes would nowise compare with this, the purpose of the eternal and almighty God. Kaya mga kapatid, may mga ginagawa ang karamihan, akala nila tama. Sige. Oh, para walang hate, magmahalan tayo sa isa't isa. Di ba? Oh, para walang bakbakan, isang tabi natin yung mga turo natin at magmahalan tayo sa isa't isa. Di ba? Lalo ngayon, bear na naman. Di ba? Kahit hindi Pasko, ay magmahalan. Di ba? Kasi may bigayan. Ayun pala. Kahit hindi Pasko, magmahalan kasi may bigayan. Diyos ko po. Hindi po pwede mga kapatid. Si Lord hindi po ganyan. Pinanindigan niya kung ano yung kalooban ng Diyos. No matter what. Di ba? Hindi naman siya kailanman nakipagkompromiso eh. Di ba? Sabi ng prophet, never siya na nakipagkompromiso sa mga religyoso sa kanyang panahon. Hindi siya kailanman naging Pharisee. Hindi kailanman siya naging Sadducee. Di ba? Oh, one time pa nga may nabalitaan sila na nagkakas ng devil sa kanyang name. Itong mga alagad, because of the time na yon, wala pang clear understanding, sinabihan nila yung tao. Tama? Sabi ng alagad, hindi pwedeng mag-isa ka, kailangan mag-join ka sa amin. Di ba? Kailangan identified ka dito sa aming itinatayo na asosasyon. Di ba? Natuwa ba si Lord? Hindi. Sabi niya, ayaan niyo siya. Kung hindi sila against sa atin, sila ay kasama natin. Ganun lang kasimple. Hindi na kailangan no, magtatag ng emperyo. Di ba? We just enjoy. Di ba? Kung ano yung pinapahayag ng ating Panginoon. Di ba? Para ipakita sa mundo na marami kayo. No way. Para ipakita sa mundo na meron kayong force? No. Our meat is to do the will of the Father.
Hindi naman kailangan na i-please mo lahat. Di ba? Kasi yun ang gusto ng iba, i-please ang lahat eh. Let us love one another. Tama naman yun because the best way to express your love is to tell the truth. Because that's the only way for everyone to be set free. Every predestinated. Kaso lang, hindi makapatid. So salamat sa Panginoon, pinakita sa atin yan. Lord, thy will be done. Si Lord mismo nagsabi. Not my will, but thy will be done. Amen. Sabi niya, tayo daw ang ano, ang ire-recognize lang daw ng Diyos ay ang ating pipiliin. Tama naman yun. Hindi naman natin yung kinukontra eh. Diba? But for sure, kung ikaw ay predestinated, ikaw ay elect, pipiliin mo yung tama. That's the evidence. Diba? Ire-recognize mo yung word. Kasi kung pagpili lang ang pag-usapan, nabanggit ko nung nakaraan, ilang beses na tayong pumili. Pumunta tayo sa bad taste. Nung nandun tayo, ito na yung tama. Ganon. Tapos dumating yung time, hindi ka na satisfy, lipat ka na naman doon sa Pentecostal. Di ba? Hindi na naman natugunan kung ano yung hungering, yung thirsting mo. May narinig ka na naman na mas mainam, lipat ka na naman. Experience natin lahat yan. Di ba? Hanggang narating natin itong message. Akala natin noon, unang-una, basta may propeta, basta member lang tayo sa end time church, okay na. Hindi rin pala ganun. Di ba? Nung una, hindi na bali kahit iba-iba ang turo, pumunta tayo sa camp meeting, may baon-baon pa tayo. Oo, nandyan na lahat yung ulam, wala palang kanin. Di ba? Nangyayari yun. Oh, minsan pag-uwi, naiwanan pa yung isang kapatiran dun sa shell dun sa Inlex. Kawawa na ba? So yeah, lahat yan eh. Pinagdaanan natin. But salamat sa Panginoon, habang palapit na palapit tayo, pinakita ni Lord, ito na yung time ng harvest. Yung mga pinagpagalan ninyo, walang kwenta. Dito kayo sa aking pinagpagalan. Sure. Oo nga ano. Di ba mga kapatid, ang dami nating effort pala dati. Ang kinauwian pala natin ay i-enjoy yung ginawa ng ating Panginoon. Isa ang nagtanim. Di ba? Maraming umani. Amen. Glory. Amen. So, sabi niya dito mga kapatid. Now, Adam and Eve, in the beginning, there was a tree of right and wrong before them. Meron. Tree of right and wrong before them. And that same tree sets before each and every one of us. Tama naman yon, right? See, God isn't doing for Adam or for Eve. You'll say, well, it's their fault. No, not now. It isn't. It's your fault. You can place it on Adam now. You got to place it on yourself because right and wrong is set before you. Right and wrong. Ay nandyan din. Tama? We're on the same basis as Adam and Eve. But you see, when we are redeemed, we no more want our own choice. Tingnan niyo mga kapatid, ayaw na natin yung ating sariling pagpili. Lord, pag ako ang pumipili, sumasablay. Lord,
ikaw na lang. Kasi alam ko, hindi sablay. Kasi yung pinili mo ay yung perfect will mo. Diba? Oh. When we are redeemed, we no more want our own choice. But we want His choice. Kaya nga tama na ngayon yung lakad natin kasi hindi na yung ating pagpili. Kundi yung pagpili na mismo ang Diyos ang sinusundan natin. Meron bang katiyakan? Yes! Amen. Alam natin ang dulo. Ang dulo ay walang hanggan. Ano naging dulo yun? Ano? Walang hanggan? Alam natin, in other words, ang kahihinatnan. Kaya po tayo nag-enjoy. Lagi kong sinasabi yan, mga kabatid. Hindi ako nagsasawa. Kung ang Panginoon humakbang ng isa, isang hakbang ka lang. Huwag mong gawin dalawa. Diba? Oh, or, humakbang si Lord ng isa, ikaw, ayaw mong humakbang. Diba? Pag dalawang hakbang mo, extreme ka. Pag hindi ka umakbang, traditional ka. Ganun kasimple. Dapat eksakto lagi. Pag ang Diyos humakbang ng isa, hakbang ka rin ng isa. Alam nyo na po ang ibig kong sabihin. Amen. Glory. We want His choice. See? Now Adam and Eve wanted their own choice. They wanted to find out what it was to have wisdom. So they proved it, and it caused death. So sila ay nag-presume. Now when a man has been redeemed, he don't care anymore for scholarship. He was talking about those people na gustong maging sikat sa pangangaral. He don't care for any more of the things of the world. Diba? Wala na yung isip niya na i-prioritize niya yung mga bagay sa mundo. Alam na niya ngayon kung ano yung kanyang priority. Ano ba to begin with ang ating priority? Umuwi. Remember, nandito na tayo sa harvest time. At alam nyo ba, mga kabatid, hindi naman yung fivefold lang ang reaper. Kayo lahat, tayo lahat ay reaper. Di ba? O sinong inaani ninyo? Mga mahal ninyo? Mga loved ones? He don't care for any more the things of the world, the wisdom of the world. He don't want no choice at all. Christ has been His choice. Antindi niyan, mga kabatid. Diba? Kaya nga nakita natin sa time ni Lord, ang kanyang declaration, my meat is to do the will of the Father. And our will right now is to do the will of Him. Because sabi niya, wala na tayong sariling choice. Amen. Christ has been His choice. And that's all of it. He is redeemed. He just no more want to lead Himself. He don't want nobody talk Him into where to go. And what to do. Alam na natin, automatic. One word is enough for the bride. Diba? Hindi mo na kailangan sabihin paulit-ulit. Diba? One word is enough for the bride. Diba? Kaya kasabihan ng mundo, kailangan pa bang i-memorize yan? Diba, mga kabatid? Amen. He just waits and finds out the choice of his maker. See? Then he goes in the name of his maker when the maker tells him to go. Si Lord, sinabi niya yun. Diba?
I can do nothing except it showed first to me by the Father. Ano yun? Ano yung eternal purpose? Ano yung will? Ano yung plano niya to begin with? Yun ang kanyang nilakaran. Hindi niya pwedeng baliin ang kanyang plano. Hindi niya pwedeng baliin ang kanyang salita. Kaya sabi niya, Amen. I can do nothing except it showed first to me. Amen. By the Father. Amen. So salamat sa Panginoon. Amen. Nung una tayo ay maraming plano eh. Di ba? Oh. Kanya-kanya tayong plano noon. Mayroon tayong goal na sineset. Di ba? Yan ang normal na takbo ng tao. Di ba? Oh. At the age of 30, kailangan milyonaryo na ako. Di ba? May mga goals na sineset. At the age of 40, mga 10M, mga gano'n. 45, mga 20M. 50, 5 estrella. Hindi alam si sir. Punerarya pala yun. 'Saint Peter na lang. Kasi walang kwenta yon dahil hindi mo naman yan madadala. Now, hindi ko po sinasabing masama po yon. Lahat tayo meron dapat plano din while we are here in this earth. Hindi po tayo wishy-washy. Di ba? Na haya na lang natin. Di ba? Tapos sasakay tayo ng bus, tapos sasabihin natin, yung pamasahe mo, hindi mo ba alam itong bus pag-aari ng Diyos? Di ba? Eh, anong kinalaman dito sa pamasahe mo? Ako ay lingkod ng Diyos. Kaya dapat libre ang aking pamasahe. Walang ganun. Sabi ng konduktor, sige baba. Ayaw natin ganun. Si Lord mismo, di ba, nagbayad siya ng tax. Di ba, nung singilin na siya ng tax, di ba, sabi niya kay Pedro, Pedro, mag-withdraw ka nga muna. Alam niyo kung saan? Hindi po sa bangko. Sabi niya, mamingwit ka nga, kumawil ka nga doon ng isda. Yung unang makukuha mo, tignan mo sa bibig. Meron doon pambayad. Ang ganda sana kung ganun, ano? Pagkakuha, meron doon pambayad. Oh. Glory. So sabi niya, that's why, another quote, we're baptized into His name that we might come forth in His name, in His death, in His resurrection, that we rise again, testifying to the world that we have new life. Iba na. That the old man is dead. We buried that first nature, or that nature of the spirit is the old soul. See, that first nature is gone, and now we are the nature of Him. He lives in us, and we don't do our own will. Kaya naintindihan na natin ngayon, all things work together for good to them that love God. Ang kagandahan sa atin, lumihis man tayo sa highway ni Lord, amen, sa dulo nun, may dead end. Di ba? O, saan tayo pupunta? E di balik tayo. Amen, yun ang kagandahan eh. Sa elect lang po yun. Pero sa hindi-elect, walang dead end yun. Tuloy-tuloy yun. Di ba pagmamahal ng Panginoon yun? In other words, nagagawa man tayo ng lihis, may consequence yan. We face the consequence. Pero mga kapatid, ma-realize natin, mali yun. Ma-realize natin, sablay yun. Hindi yun yung kanyang will. And the seal of this age is to say, I am wrong, Lord.
And then, balik ka na naman dun sa highway ng kanyang perfect will. Ang ganda, di ba mga kapatid? Ngayon, meron bang mawawala? Wala nga eh. Kahit isa, walang mawawala. Kasi ganun ang programa ng Panginoon. Yung will natin na sunod natin, ibabalik tayo sa kanyang laging will. Di ba? Kaya, hindi para sa lahat. All things work together for good. To them that love God. The footstep of the righteous is ordered by the Lord. Lahat yan, akma lang sa elect. So nung nasa atin na yung nature na yan, nature of Him, amen, we don't do our own will. Our meat is to do His will. We do His will. We don't think our own thoughts. Sabi niya nung una pa, my thoughts is different from your thoughts. My ways are not your ways. Amen. So salamat na sundan natin yung kanyang way. Napuhap natin ang kanyang thoughts. Kaya masaya. Di ba? Pag hindi mo nakuha yun, hanggang ngayon, kumakapa pa rin tayo. Salamat, hindi tayo kumakapa. Kasi malinaw na malinaw, mga kapatid, kung naghahanap ka pa ng iba na magbibigay sa'yo ng kagalakan sa puso mo maliban sa pinapahayag ng Diyos, duda ako. Pero kung satisfied ka kung ano yung pinipid ng Panginoon sa'yo, wow, salamat Lord. Lord, salamat, we are now feeding on the unfailing body word of the Son of Man. Hindi na tayo nagbabaka sakali. Amen. The mind is what thinks. The mind that was in Christ, Jesus is in every believer. Sabi ni Paul, let this mind be in you, which is also in Christ Jesus. Diba? Bakit? Thought it not robbery to be equal with God. Amen. Hindi niya inisip na ninakaw niya ang pagkapantay niya sa Diyos. Yan bang isip na yan ay nasa atin? Yes, yung hindi natin ninakaw yung pagkapantay ninyo sa Diyos. Kasi sa'yo yun eh. Kayo yun eh. Kaya alam na natin ngayon mga kapatid at tayo ay merong sinusundan ngayon. Every day, meron tayong sinusundan. Tama? Ang kagandahan, hindi yung blurred yung sinusundan natin. May mapa tayo na alam natin, ibinigay sa atin yung sequence of events, di ba, na pag-uusapan natin. Kaya tayo ay sigurado. Mahirap yung naglilingkod na hindi sigurado. Di ba? Hindi yung trial and error. Hindi pwede ang paglilingkod na trial and error. Merong option. Option 1, hindi umokay. Hindi bale, meron namang option 2. Sumablay ka sa option 2, meron na naman option 3. Hindi po ganun ang Diyos. Yung option niya na yon, perfect na yon mga kapatid. Ang Diyos walang plan A, plan B, plan C, walang ganun. Kung ano yung plan niya, mga kapatid, yun na yun. At salamat, yun ang ipinakita niya sa atin. Kaya nga, ganun si Lord. Sabi niya, my meat is to do the will of the Father. Yung binibigay niyo sa akin, lilipas yan eh. Diba? Oh, sinasabi ng iba, ang pangit naman yung naging reaction ni Lord. Naging mabuti naman ang mga alagad sa kanya. Concern naman yung alagad sa kanya. Diba? Mukhang hindi naman tamang naging action ni Lord. Diba? Pinakita lang ng ating Panginoon na hindi siya interesado sa mga bagay na pangtiyan. Diba? Susunod yan. Kaya nga sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added. Karagdagan lang yon. Add-ons lang yan mga kapatid. Pera, add-ons lang yon. Pagkain, add-ons lang yon. Alam nyo yung add-ons? Sa mga millennials, alam nila yun eh. Pag umorder ka, munta ka sa McDo, may mga add-ons.
pandagdag dun sa main mo na in-order. Diba? Oh. Sa mga kumakain ng Koreano, may main dish, may mga side dish. Diba? Ang main dish natin ay yung kapahayagan na galing sa Diyos. Lahat yun, mga add-ons, side dish. Masarap din yun. Glory! So alam natin ngayon kung saan tayo nakafocus. Doon ang gusto kong puntahan natin. Diba? Saan tayo mag-focus? Diba? Now, few more, two more. Sabi niya, now listen real close to this remark. Mahalaga. Pag ganyan ang sinasabi ng prophet, mahalaga yon. Listen close to this remark. Wait, now don't forget to get this now. Faith is designed to see what God's wills and wants. Nung nasa atin yung very nature of God Himself, the life of God Himself, God Himself, huwag na natin palikuliko, kung nasa atin yan, ang sabi niya, mga kapatid, nasa atin yung faith. Anong klaseng faith? Faith ng Diyos yun. At yung faith na yan ay dinesign para malaman natin ano yung kalooban at kagustuhan ng Diyos. Right? Faith is designed to see what God's will and wants. Kaya kung nasa iyo yung faith na yan, alam mo kung ano yung kalooban ng Diyos, alam mo kung ano yung gusto ng Diyos. Ang kagandahan niyan, yung kalooban niya na nilalakaran mo, yun ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Yung gusto niya, yun yung nagagawa mo, mga kapatid, yun ang nagbibigay sa iyo ng kagalakan sa puso mo. Lord, salamat. And that's victory. Di ba, mga kapatid? Victory is not a gift. Sabi ng prophet. Di ba? Yun yung naging bunga ng pagkaunawa natin sa kanyang kalooban at sa kanyang kagustuhan. Right? Faith is designed to see what God's wills and wants. There is no knowledge that can do that. Hindi po pwedeng pag-aralan. Hindi po pwedeng himayin sa ministerial meeting. Yan ay personal na ipinapahayag ng Diyos. Individual yan niya na pinapahayag. Pag elect ka, bride ka ng Panginoon, bubuksan ng Diyos ang iyong kaunawaan. Sino dito pinag-aralan ang patungkol sa Diyos? Hindi po. Sabi nga ni Pablo, mga kapatid, hindi ito nakukuha ng kaalaman ng tao. Ito ay ipinapahayag ng banal na Espiritu Santo. Kaya tayo ay nag-enjoy. Amen. Faith alone is designed and give to the human race to find out what the will of God is. Salamat, Lord. Alam natin what's next. Kaya tayo nag-enjoy. Alam natin uwian na. Bakit? Ipinahayag yan ni Lord. Hindi sinabi ng kapitbahay. Hindi lang si pastor ang nagsabi sa iyo mismo, sa iyong sarili, alam mo mga kapatid, na ang Diyos nang usap sa iyo. Nasaan ba yung Diyos? Huwag mong ihiwalay ang Diyos. Ang Diyos nasa iyo. Di ba mga kapatid? Yun yung new nature. Oh, ayaw ng iba yung new soul. Di ba? At alam natin ang pinapahayag ng Panginoon. And you take your faith that you got and it don't focus with the word, then leave it alone. Leave it alone. Diba? Pag sinabi ng Panginoon, every seed produces its own kind.
settled ka yun. Hindi mo na pwedeng itry na mag-grafting. Diba? Nakunyahan nyo ang ibig ko sabihin, yung orange tree, gusto natin nga mag-produce ng maraming mga bunga. Pwedeng idugtong yung tangerine, diba? Pwedeng idugtong yung lemon, calamansi, ano pa man na citrus fruits na yan, pwede. Alam nyo mga kapatid, amen, pagdating ng showdown, pagdating ng showing of colors, pagdating ng bungahan, yung original na ugat, yung original na puno, yung original na sanga, magbubunga kung ano yung ugat, ano yung puno. Pero yung mga nakasugpong doon, magbubunga ng iba. Diba? Minsan ang ganda ring tignan, pero hindi yan yung law of God. Ang law of God is every seed produces its own kind. Ano ba yung seed na yan? Diba? Huwag na nating lagyan ng technicality. Ang Diyos na, ang seed na yan ay Diyos mismo. Ang Diyos hindi magpro-produce ng mala-Diyos. Ang Diyos ay hindi magpro-produce ng parang Diyos. Diyos. Kasi pag medyo inano mo, juice. Iba na yon. Juice. Eh baka ano yon? Orange juice. Diba? Yun ang law of God. Kaya yun ang pinakita niya sa atin sa huling panahon. You got the wrong faith. Mali yung faith mo daw. Kung yung nakita mo sa iyong binocular, sa focus mo ay hindi ayon sa salita ng Panginoon. But when your God-given faith focus you with the Word of God, you're directly in line and zeroed. Para sa mga marksmanship yan. Mga bumabaril. Oh my God, help us in this hour, great hour that we live in faith. Designed to see, faith designed to see what God wants. Right? How do you see it? Through the camera of His Word. His promise. This is a full revelation of Jesus Christ. Then when the faith that's in you focus you to this Word, you're focused away from all denominations and creeds and everything. Hindi ka masisiyahan doon. Hindi ka masisiyahan sa mixed multitude. Di ba? Ang gusto mo, kauri mo. Kasi wala pa akong nakita sa tanang buhay ko magkasakasama yung itik, yung manok, yung pato, yung pabo, at saka agila. Meron na ba kayong nakita? Tuwang-tuwa sila doon? Baka si Brother Joed, meron siyang nakita. Nakadisplay daw sa restaurant. For sure, walang eagle doon. Bawal. Bawal kainin yung eagle. Protected yan ng law. Yung itik, pwede. Pabo, pwede. Pero yung agila, hindi pwedeng i-consume yan. Against the law. Makukulong ka. Kahit na sugatan mo yung agila, kulong ka. Yan ang batas sa Pilipinas. Huliin mo yung agila, ilagay mo sa aquarium, makukulong ka. Ay, hawla pala. Nagigistiyo. Mali pala yung aquarium. Amen. You're zeroed in, it only needs is a little touch off. Amen. That prayer flies straight in the presence of God because there's nothing to stop it. Yes. That's what zeroed in. That's it when you're zeroed in with God. Focus in. By then, you're looking at the target. You're not looking at what somebody else says. This can't happen.
And this can't happen. Yan lagi ang ating naririnig. Hindi pwede. Imposible. Parang yung 10 spies. Imposible. Imposible. Ang lalaki yung nandun sa promised land. Hindi tayo po pwede ron. Diba? Para lang tayong mga tipaklong. Pero nandun si Joshua and Caleb. Hindi ganun ang kanilang report. Hindi yung mga higanteng nakita nila. Ang nakita nila ay yung mga ebidensya na tunay ngang lupang pangako iyon. Di ba mga kapatid? Sa katunayan, nagdala pa sila ng ebidensya. Di ba? Anong pinanghawakan nila? Hindi sa ating kakayanan. Di ba? We are able to do it. Why? God said it. Sinabi yan ng Diyos eh. Ang problema pag sikapan mo sa iyong sarili, hindi ka talaga sigurado dyan. Pero pag ang Diyos, it is good as finished. I always remember that word. Oh, kay Pastor Mark, lagi yon sinasabi niya, it is good as finished. Ngayon ko lang talaga naunawaan ng lubos. Yung it is good as finished. Amen. So, yun ang sinasabi ng iba. Alright. Pero, ano ang sinasabi ng Diyos? Doon tayo sa kung ano ang sinasabi ng Diyos. Hindi yung sinasabi ng iba. You're looking to what you did, you know did happen. Look at your target. You see? Where they hit it. If they hit it in that day, he's the same yesterday, today, and forever. Mahit ba natin? Yes. Bullseye ba natin? Yes. Malakaran ba natin? Yes. Because our meat right now is to do the will of the Father. Last, sabi niya rito mga kapatid, pang ano na naman ito, target na naman ito. Sabi niya, like you take a bullet and shoot it directly to the target. It's making its way right to the target. But a puff of wind can blow it out. Kaya yung mga ano, mga nagta-target shooting o yung mga sniper, pati yung galaw ng hangin, pinag-aaralan nila. Ano yung lakas ng hangin, sinusukat nila yan, distansya, para ma-hit nila yung target. Right? Kasi kung hindi nila alam yun, pagputok nila, layo pala yung bagsak, hindi matatamaan yung target. So lahat yan ay kanilang inaalam. So sabi ng prophet, pag mag-ihip yung hangin, eh mawawala siya dun sa target. Now, in your automobile, you go down the road 60, 70 miles an hour, and a puff of wind blows you can straighten your wheels back up. Throw it back in the road again. Pag yung sasakyan, hinampas ng hangin, pwede mong ibalik dun sa original path. Right? Pwede yun. But you can't a bullet. Hindi daw pwede baguhin yung bullet. Kasi wala nang mag-ano dun eh. Wala nang mag-mamaniobra eh. Ain't nothing there to straighten its wheels up. It misses the target. See? It must travel in its original channel. Ang ganda nito, mga kapatid. So alam natin kung ano yung focus supposed to be natin. So must the Word of God travels in its original channel. No little puff of wind is going to blow it off. No little denomination. Haluan mo yan, sablay na agad. Diba? Hinaluan mo ng credo yan, sablay agad. Hinaluan mo ng sistema, sablay agad yan. Wala na talaga. Hindi yan aabot dun sa target. Ganun kasimple. Amen. Hindi makakarating sa kanyang destination. Diba? Or nothing. It's going to blow it off. No little persecutions going to blow it off. Persecution?
Di ba? Oh, criticism. Alam nyo mga kapatid, sabi nga ni Fernando po, almusal ko na yan. Criticism, merienda ko na yan. Tanghalian ko na yan. Eh buti nga si Henry, hindi tumuloy eh. Yung super typhoon, pag dumaan dito at maraming nasira, ah yan si Henry, marami talagang sinisira yan. Di ba? So sabi ko doon ka doon. Huwag ka dito. Oh, eh kawawa naman yung mga sakang doon pumunta. Alam niyo yung prayer ko eh. Kasi may nag-text na nga sa akin eh. Pastor, huwag mong lakasang masyado ah. Ano yun? Teka muna, ano ba yan? Anong lakasan? Gusto ko na maasar eh. Ano ba yan? Merong kasing papasok. Katukayo mo. Ah, naintindihan ko na. May parang super typhoon. Salamat na lang, hindi tumuloy. Hindi sumagasa. Bait ni Lord, ano? Mababahiran ng pangalan natin. Okay lang, Sister Yolanda. Tayo na punta ron. It's directed to the point. It's going to hit there too. And then, God, when it hits that point, God will vindicate it. Glory! Woo! Di ba mga kapatid? Kaya binibindicate ng Diyos yan kasi na-hit natin yung bullseye. So lahat ng promises ng Diyos, sabi ng prophet, you are entitled to all the promises of God. You are entitled with all the blessings that Christ died for. Woo! Glory! Body change, you are entitled. Hindi mo na kailangan pagpaguran yan. Gusto kong maging magbait para ako'y mabody change. Hindi po mga kapatid. It's already declared. It's already been sowed. You are now reaping it. We are now reaping it. Inaani na lang natin yung mga bagay na yan. Right? Ginawa na niya lahat yun eh. Inaani na lang natin lahat ng mga yan. Di ba ang saya? Ano ang pinakamasayang tagpo sa bukid? Taniman? Hindi po. Magtanim ay di biro. Palaging nakayuko. Di ba? Yung nandun, maglilinis ka ng damo. Ay, naku po. Ang hirap. Ang hirap alisin yung mga damo. Di ba? Eh, mas masarap yung tag-ani. Saan na tayo ngayon? Tag-ani. Di ba? Minsan nabanggit ko yan, di ba? Yung mister nagtrabaho, yung missis puro shopping. Di ba? Oh, hindi masama yun. Maganda nga yun eh. Yun ang role ng bawat isa. Di ba? Amen. Kung nakuha yung na target, God will vindicate it. Bullseye. Exactly what He said, He'll do. Here it is in the Scriptures. This thus saith the Lord. It shall come to pass. Here it is, mga kapatid. And right now, we are manifesting it. We are doing it. And that is our meat. Mga kapatid, to do the will of the Father. Amen. Yun ang ating layunin kung bakit tayo narito. Gawin. Sabi niya, amen, nagampanan niya at tatapusin niya. Actually, ang magtatapos niyan ay walang iba kundi siya sa anyo ng bawat isa sa atin, ang kanyang nobya. So, ang ganda na lahat yan, yung redemption plan ng Panginoon, matatapos sa ating panahon. Kaya nga, this is the most glorious age.
Amen. This is the blending of time and eternity. Amen. Wow. Napakasaya. Amen. To be here. Amen. Hindi na kayo ilalagay sa kahon. Diba? Hindi na kayo ilalagay doon sa Eternal Gardens, Memorial Park, o 6 feet below the ground, or 6 feet above the ground. Pag cremation, dalhin sa bahay yung abo. Lord, thank God, we are in this age. We hit the target, Lord. And we are entitled for the body change. Happy body change. God bless you, Brother June. Woo! Glory. Hallelujah. Glory. Ang saya, mga kapatid. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon at napakasaya ng mensaheng yan. Hindi lang masaya, kundi masarap. Pakinggan, ano, mga kapatid? Kasi yan ay kumpleto na eh. No? The call has been completed and done. And yung lahat ng tinawag ay na-justified. Maraming tinawag, di ba? Pero yung tinutukoy niyang tinawag ay yung ginastify niya at saka yung kanyang ginlorify. No? At yun ay walang iba kundi ang kanyang nobya, mga kapatid. So, ang layo kasi ng nilakad ko eh, kaya hiningal ako. Talaga naman. Magandang lalaking umaga at magandang babaeng umaga sa inyo, mga kapatid. Yan mo. Papunta na talaga tayo sa totoong kagandahan eh. Amen. Hindi na yung kakyutan mo doon, Brad, hindi na baliktad. Hindi na baliktad. Yung baliktad. Yung sabihin, nandun na sa talagang nandun sa, nandun sa kung ano ang itsura natin na nakalagay sa kaisipan ng Panginoon before the foundation of the world. Ano? Kaya salamat sa Panginoon at totoo na niliwanag sa atin, parang gusto na tayo talagang alisin eh, dito eh, no? Walang ibang ginagawa ang Diyos ngayon kung hindi pagalakin ang kanyang nobya at sabihin sa kanya lahat, ano, parang yung paglalambing ba na, Bride, humanda ka na, alis na tayo eh, no? Pero napakaganda, mga kapatid, hindi anumang bagay ang nagdala sa atin sa rapture, kundi yung pagtatalaga ng Panginoon, di ba? Yung pagtatalaga, naka-ano talaga yan, nakadikit doon sa sinabi kanina na kahit ayaw mo, kung gusto ng Diyos, wala kang magagawa. Di ba, mga kapatid? Kasi walang kapangyarihan sa atin ang laman na ito ngayon. Walang kapangyarihan sa atin, lalong-lalo na ang kaaway, kundi tayo ay nandoon sa ilang hakbang na lang upang pagharian ang lahat ng bagay na ito. Nakakatuwa, mga kapatid. So that's the law. Itinanim ng Diyos ang kanyang sarili. Siya yung nagtanim. At ngayon ay nandito tayo sa panahon na tayo ang aanihin at the same time tayo ang nag-aani. Di ba? Ang ganda ng quotation kanina na binasa ng ni Pastor. No, isa ang nagtanim and another, which is you, mga kapatid, no, ay mag-aani. Paano maunawaan ng tao to? Di ba? Walang tao talagang makakaunawa nito kasi kahit gaano kaliwanag, mga kapatid, kung hindi ka bahagi ng Panginoon, kung hindi ka totoong, kung hindi galing sa'yo ang salita, diretsahan na yun, ano? Ha? Kukwestiyonin na naman yung pastor. Ha? Kayo yung pinagmulan ng salita? Diba? Mabigat yung wala kang magagawa. Ayaw mo yun.
Kasi kulang ka kung mag-isip. Yung tao mag-isip, wala talagang kaka. Dead end. Yung sinasabi ni Pastor kanina, dead end. Pag nag-isip ka bilang tao, dun ka sa dead end. And we were provided, no, di ba? Narrow and straight the gate, papunta dun sa kalangitan. Pero sa'yo napakaluwang. Kasi wala kang ibang dadaanan eh. Lahat ng puntaan mo bilang tao, dead end nga eh. There is no way for you, nothing for you to do but to come back. O, di ba? Ang kagandahan nun, pag ikaw ay bumalik, doon sa tama. Maraming mga bumabalik, mga kapatid, ma-realize nila, mali sila. Babalik talaga sila eh. Pero mas mali ang binabalikan nila. Oo, still, paano kung malilito? Ikaw yung daan. Di ba? Paano hindi mo maunawaan yung salita? Ikaw yung pinagmulan. Ah, di ba? Paano hindi mo maunawaan yan? Yung tao, hindi niya talaga maunawaan yan. Tayo bilang tao, si Pastor, tignan mo yung kwento niya kanina. Napunta ako sa Baptist. Nung nandun ako sa Baptist, naging bad ako. Akala mo lang tama ka. Ngayon, napunta ako sa Pentecostal. Nagka-peste-peste lahat. No? Diba? Napunta rin ako dun sa may plan 1, plan 2, plan 3, hanggang dun sa plancha. Wala nangyari mga kapatid, lukot pa rin. But then, God has His own way provided for me. Because why? It's time. It's time for my bride to hear and see who she is. Because it's time for her to go. Diba? So mga kapatid, yan, hindi maunawaan ng tao. Hindi maunawaan mo. Diba, mga kapatid? So, salamat sa Panginoon sapagkat nung naitalaga itong pag-aani na to, ang pag-aani, kita natin, the law of reproduction. No? Kung ano yung tinanim, siyang aanihin. So, yung aanihin at yung mag-aani, pareho. Pareho sila, swak na swak sila sa isa't isa, mga kapatid. Diba? Wala silang difference. Tama ba mga kapatid? Oo mga kapatid. Kasi kung ang itinanim mo ay atis o buto ng mangga tinanim mo, di ba? Pag tumubo gabi, tapos namunga atis, aba mga kapatid, ang layo nun, di ba? Hindi nga siya family ng citrus eh. Iba-iba talaga eh. Ako ay nagtanim na pirasong luya, tumubo ay gabi, namunga ay mangga. So mga kapatid, it must be the same. The same God na tinanim, the same God na nagtanim, the same God na aani, the same God na aanihin. It's all the family of God. Walang halo. Walang halo mga kapatid, di ba? Naalala nyo yung Chinaman? Quoting from the quote na pinost ni Pastor. Chinaman, mga kapatid, yung China laundryman. Nung unang panahon, alam nyo ba, nung unang panahon, wala pang mga, ano nun eh, mga text. Wala pang mga ganito-ganito. Basta't yung Chinaman, nagpalaba ka. Ang pinalaban mo, isang balumbon na damit, mga kapatid. Kukuha lang yun ng papel. Susulatan niyang ganyan, no? Susulatan niyang ganyan. Pupunitin niya, hati kayo. Diba? Ang gandang perfectong example yan eh. Hati kayo mga kapatid. Pag kinlaim mo yun, yung labada at kinlaim mo, siyempre dadalin mo yung papel. Kailangan match na match yun. Kasi kahit anong kumuha ka ng papel, halimbawa, kahit napakaraming papel, pag pinunit mo yun, iisa lang ang kanyang kapareho. Yung pinagpupunitan lang. Yun lang mga kapatid. So si Satanan gusto niya i-claim eh. Gusto ka i-claim ni Satanas eh. Pagtingin sa'yo ni Satanas, ba, kapareho ko lang to ah. Diba? Sex bird ang nakikita niya. Tao mga kapatid, diba? Oh, this is mine. They are mine. Ano nakikita? Yung kakulitan mo. Bilang tao, yung sex bird, diba mga kapatid? Nung araw na makulit ka pa, pati anghel nakukulitan sa'yo eh. Oo. Nagtataka, bakit binabantayan ko tong bata na to, eh, nangungupit naman. Di ba?
paglaki-laki mo, mga kapatid, hindi ka naman tinuraan at tinuruan ng magulang mo na maging suwail. Pero pagka ang ginagawa mo, suwail. Di ba? So, hindi ba kailangan palitan yung kaluluwa na yun? Hindi ba kailangan mamatay yung nature na yun? Otherwise, hindi kayo magkapareho ng Panginoon kung hindi mamamatay yun. Di ba? That's the only way for it is to die. Para maging kapareho ka ng Panginoon at makita mo na ikaw yung itinanim. Amen. Na ikaw yung sarili niya, mga kapatid, na ikaw yung pinagtaguan niya ngayon sa huling panahong ito. Now, pagdating doon, mga kapatid, ang dami nagkiklaim eh. Si Satanas, kiklaim ka niya. Akin yan eh. But no, pagtingin doon sa pinutol na papel, di ba? Sa pinutol at kaputol lang isang awit, mga kapatid. Kaputol lang salita. Hindi much. Kasi ang nakita lang ni Satanas, ito na naman tayo kay Satanas eh. Pero hindi natin siya binibigyan ng kredito, mga kapatid. Ibinabaon natin siya kung saan siya. Di ba? Ibinabaon natin siya at pinapakita natin kung saan siya, mga kapatid. Pagtingin niya sa'yo, kasi ang nakikita niya yung tao eh. Di ba? Eh yung nakikita niya, hindi yung talagang ikaw. No, permissive. Nakikita niya yung sarili niya pa rin, mga kapatid. Di ba? So, mga kapatid, it must be the same. Kailangan makita ng Panginoon yung sarili niya para ikaw ay anihin niya. Ngayon, nakakatakot para sa iba to ah. Nagiging ano to eh. Naku, parang yung buhay ko, ano ah. Liko ah. Hindi uubra sa Panginoon ah. Diba? Ganun ang mentalidad ng tao. Dahil ganun ang naitanim sa kanya ng mga denominations yung pinasukan niya. Until mapunta ka rito, makita mo na hindi pala yun. Diba? Kung yung mabuting gawa nga, hindi pinansin ng Panginoon eh. Diba? Kung yung mabuting gawa, walang silbi sa Panginoon eh. Kailangan lang makita niya kamukha ka niya. Kailangan niya makita niya na you came from the same source. Amen. Kailangan lang makita niya yung sarili niya. And that's enough. Alam mo ba? That's enough. Kasi wala talagang tao na makakalakad ng matuwid. Diba? Walang tao makakalakad ng matuwid. Diyos lang. Oo. Kaya yun, mga kapatid, napakalaking ano sa atin yan. Napakalaking kaluwagan sa atin yan, mga kapatid. Napakalaking pag-aalis ng mga alinlangan sa atin. Oo, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon, tumitingin lamang siya. Remember, tumitingin lamang siya sa kanyang sarili. Amen. Tama ba? Ibig ba sabihin, hindi niya ako tinitignan? Sa kanyang sarili. Pag sinabi mo yun, pagtingin niya sa'yo, nasa sa'yo siya eh. Ito yung sarili niya nakikita. Perfect, mga kapatid. Perfect. Oh, doon nga nung nagtago si Eva at si Adan, di ba? Sa Garden of Eden. Nasaan kayo? Ano ba? Nasaan kayo Hindi ganun ang Panginoon eh. Hindi niya nakikita yung kasalanan, di ba? Tama ba? Hindi tumitingin sa kasalanan ng Panginoon. So itong laman natin, expect natin to talaga makasalanan to. Sex birth ito eh. So hindi siya tumitingin doon. Ang tinitingnan niya, yung sarili niya, which is inside of that. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Now, alam mo, napakabiyaya ng Panginoon sa atin. Yung kaligtasan niya, yung pagliligtas ng Diyos, hindi kayang abutin ng tao eh. Lagi ko sinasabi ito, lagi kong pinaparangalan at pinupuri ang Panginoon sa ganyan. Hindi kaya ng tao abutin eh. Ni hindi niya nga kayang hanapin eh. And because of God's grace, kaya ka naririto. Diba? Para yung tao kanyang abutin. Oo, alam mo, nung isang araw, siguro Martes yun. Merkules kasi nakikinig ako ng ano pastor eh. Habang nagbibiyahe ako eh. Yung aking sasakyan, alam mo na rebolok. Aba yung gauge niya ng temperature pumalo na naman doon sa ano, pinakamainit na bahagi. Di siyempre ano yun? Madadamage yun eh. Pagka ano eh. Overheat. Samantalang yung driver eh. Over speeding. Diba?
Overspeeding 30. Nahuli pa. Siguro nagkamali nga, underspeeding siguro yun. Ngayon mga kapatid, doon sa may, sa alam ng mga taga doon to, no? Yung sa may pag-akyat ng lamaw, may mga bahayan dito sa gilid. Mga nagtayo lang sila ng ano, walang kuryente daw, walang tubig, ganyan. Tapos, nadaanan ko yung dalawang mag-asawa. Yung dalawang mag-asawa talagang parang hindi na makakilos eh. Iabot mo nga yan, parang ganyan, parang ganun. Tapos yung tubig doon, gapatak lang, pastor. Patak-patak lang yung tubig dahil huminto ako. Overheat eh. Kailangan kong tubig, wala akong makikita ng tubig eh. Sabi ko, pahingi naman po ng tubig. Ay, alika, alika, alika dito. yung sahuran nila ng tubig, lumaki lang konti sa tabo. Para mga arinola lang, ganyan. yung cute ba? Tapos ang patak, alasing ko, pasado yun eh. Naging arinola yun. Mga alasing ko, pasado yun. Tanghali pa lang daw, nakatanghut na sila dun dahil yung inaabangan nila yung tubig. Ganyan, patak lang. Hindi pa man kumalahati. Eto pa, dumating pa ako. Isang istorbo sa buhay nila. Nang hihingi ng tubig. Di ba? Halika, 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 halika. Ano pang nangyari? Nag-overheat eh. Ay, ito, tubig, tubig. Pag sinali mo sa tabo, wala pang kalahati. Sabi ko, hingi sana akong tubig. Nilabas ko yung galong kong dala. Ganyan, kalaki. Mas malaki pa doon sa tabo na, halika, halika, ako nang bahala, sasahurin ko yan, anuin ko yan, ganyan. Eh, wala naman kayong tubig eh, sabi ko ganyan. Oo nga, kanina pa kaming umaga naghihintay dito, ganyan lang. Tapos nahingi ko pa mga kapatid, paano kakalimutan ng Panginoon yan? Papaanong hindi bibigay ng Panginoon yung eternal life na pinakamahalagang hinahanap at kailangan ng tao? Diba? Tumutulo yung luha ko sa tuwa. Hindi ko malaman yung tulo ng luha ko kung doon ba sa kanila o ano ba mangyayari. Ano? Pero alam ko mga kapatid, nakakatuwa eh. Hindi kakalimutan ng Panginoon. Ganun lang ang pagliligtas ng Panginoon. Tapos ayaw nung iba. Ayaw nung iba na nakakaalam halos. Nakakaalam supposed to be ng kanyang salita. Ayaw nila yon. Di ba mga kapatid? Alam mo, salamat sa Panginoon. Marami tayong bibigyan ng eternal life na hindi alam nila. More than them na alam nila. Tapos pagkakait, kayo? Kayo nagbibigay ng eternal life? Yes. Madalas akong dalhin ng Panginoon sa sitwasyon na ganyan, mga kapatid. Hindi ko alam kung talagang mukhang anghel lang ako, bakit tinutulungan ako, o talagang, eh, pero alam ko talagang itinalaga ako ng Panginoon doon upang magbigay ng buhay sa mga tao na nasa kanyang isip before the foundation of the world. Oh, hallelujah. Ayun lahat, mga kapatid, we have that power and authority to give them life. Why? God is in you, mga kapatid. Yun ang sinasabi natin, mga kapatid. No? Hindi na mag... Yung tao walang kaalam-alam eh. Alam ng tao, ay, pupunta ako sa impyerno nito. Alam ko, makasalanan ako. Hindi nila... Di ba mga kapatid? And yet, pag bungad nila dun, welcome. Di ba mga kapatid? Iinumin mo na lang na tubig, binigay mo pa sa akin eh. Pinainom po pa kay Rebulok eh. Salamat sa Panginoon. Ayun. Si Rebo. Ino-opera. Ino-opera. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Pero patapos na. Now, sa Romans 8, 6-13, gusto ko lang i-share yun, ano, mga kapatid, no? Kagalakan, sapagkat ang Panginoon ay talagang yung Diyos mismo hindi nagdamot. Amen. Magbigay ng buhay. Tapos yung iba na supposed to be nakakaalam ng mga bagay nito, madamot. Ayaw nilang magbigay buhay, maging sa mga loved ones nila. Katakataka yun. Sino bang isang madamot dito? Si Satanas lang. Diba? Yun lang ang madamot, si Satanas lang eh. Tapos ayaw mong bigyan mga mahal mo sa buhay, mga magulang mo na wala sa mensahe. Yun ang sinasabi ni Pastor kanina, kulang ang nakita nila. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat tayo, ayaw man natin. Sapat na sa atin eh. Nasa message tayo eh. Di ba? Di ba mga kapatid?
Pero binigyan ng Panginoon, hindi ganyan, anak. Hindi ganyan, my fair one. Hindi ganyan. Ito yan, dapat ito, pareho dapat tayo. Ano yung pareho? Nagbibigay tayo ng buhay pareho. Diba? Salamat sa Panginoon. For to be carnally minded, sabi niya sa verse 6 ng Romans 8. Diba? For to be carnally minded, ano yung carnal? Kadamutan. Gusto pang sarili lang. Ayaw magbigay, di ba mga patid? For to be carnally minded is death. Di ba? Imbes na buhay yung bigay mo, aba, wala. Kamatayan ang nidudulot mga patid. But to be spiritually minded is life and peace. Di ba? Anong ginagawa ng, anong ginagawa niyan mga kapatid? Inaalis sa atin yung mga pag-aagam-agam. Yung mga stressful na bagay sa buhay natin, inaalis ngayon yan eh. Diba? To be spiritually minded is life. Nilalagay tayo doon sa totoong ikaw, mga kapatid. Ipinapakita ng Panginoon na hindi mo dapat i-worry anuman bagay dito sa mundong ito. Why worry? Minsan ba ay pinabayaan ka na ng Panginoon? Hindi. Kahit nagkabali-baliktad ang mga buhay natin minsan, nangailangan tayo minsan, but God is still there, mga kapatid. Inaangat tayo at ibinibigay lahat ng kailangan natin. Nagkasakit tayo minsan upang ma-realize mo na ang Diyos ay laging nagpapagaling. Upang lalo kang lumigaya at makita mo, mga kapatid, pagkapalit ng body na to, ma-appreciate mo lalo yung changing. Diba? Kung hindi, wala. Hallelujah. Inaalis tayo doon sa, ano sabi kanina, lahat ng pinagpagalan mo, mauwi lang sa wala yan eh. Diba? Nag-ipon ka ng kayamanan dito, pag namatay ka, wala. Pag aagawan lang ng mga kapitbahay mo yan. Diba? Yun ang kadalasang tinatakbo ng karnal na pag-iisip ng tao. Magkaroon ng kung anong-anong bagay dito sa lupa. Pero ang pinaka-importanting bagay mga kapatid, yung ipinakita sa atin ng Panginoon. Yung iniligay niya sa atin kung sino ka, mga kapatid. Diba? Yun ang pinakamahalaga. Nandun tayo dasi sa trainers. Dahil wala tayong alam eh. Pero nung malaman mo to mga kapatid, automatic you were placed. Diba? In a position na nobody can take away from you. Diba? Dati, wala eh. Itulak kabiging ka lang eh. Diba? Sunod-sunuran ka sa agos eh. Pero ngayon mga kapatid, nung buksan sa iyo ng Panginoon, yung masterpiece niya, nung buksan niya mga kapatid, lumitaw ikaw. Nakita ba? Ako pala yun? Ako pala yun? Nag-rejoice ka mga kapatid. How are you going to be, tulak-tulak? Diba wala? Automatic na place ka mga kapatid. At alam mo na ngayon. Ang ganda ng tanong sa atin ni Pastor kanina eh. Ano ba yung tanong mo, Pastor? Di ba? Anong gusto mo? Nakalimutan ko yung tanong. Mamaya na lang. Baka dumagdag yung tanong, mga kapatid. Di ba yung ito na naman. Dami na naman tumatakbo sa isip ko eh. Huwag sanang madapa yung isa. Now, because the carnal mind is enmity against God. Diba? Kaya tayo laging confused dati. Pero ngayon mga kapatid, hindi na. Diba? Kasi yung carnal mind is always enmity against God. For it is not subject to the law of God. Yung carnal, hindi daw yan subject sa law of God. Sinabi sa atin kanina, ano yung law of God? Itanim niya yung kanyang sarili at lumitaw siya. Diba? Ano yun? Yung Diyos mismo laging nasa eksena. No? No? Kasi walang matuwid eh. Kahit isa, sabi ng Biblia, walang matuwid dito sa laman na to. Walang matuwid. So if you are carnally minded, natural hindi kayo pareho. It's always enmity against God. Kapag ka, yung carnal pa rin ang gumagana sa atin mga kapatid, ano? Ano 'yan? Hindi ako naniniwala na we are still on the process now. Paalis na tayo eh. Di ba? Paalis na tayo mga kapatid. Ano sabi niya kanina?
anong panahon ngayon? Hindi na process. Hindi na pagtatanim, hindi na process ng pagtubo, mga kapatid. Ani? Export. Export. Naani na supposed to be at nakaselyo na to its destination. Wala nang pwedeng tumastas dun sa selyo na 'yon. Oo. Wala nang pwedeng makialam dun, madidemanda ka illegal possession of an ugly face. 'Di ba? Kinahon ka na ng Panginoon eh, ready to ship out ka na eh, nakaselyo ka na eh. Yung selyong binuksan, ibinalot sa'yo ngayon mga kapatid. Oh, we are going home. At walang pwedeng makialam dun. Di ba? Oh. Now, so then they that are in the flesh cannot please God. Di ba? So they that cannot please God are in the flesh. Yun mga kapatid. Kaya tayo, we do not give priority sa laman na to. What's our priority? The law. Ha? Bumabalik kayo sa law. Sabi ganun. Pero maliwanag sa atin kung ano ang law. It is a duplicated works of God in you. Di ba? The same God working. Ano? Kanina eh. Upang tapusin ang gawa ng Diyos. Di ba? Sino magtatapos? Diyos, mga kapatid. Di ba? So they that after the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh. Totoo ba? Totoo ba, mga kapatid? Yes. Sapagkat hindi natin binibigyan ng kung anumang prioridad ang flesh na to. Di ba? You are not But ye are not in the flesh, but in the spirit. So be that the spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the spirit of Christ, he is none of his. Diba? Now, kung, sabi niya, kung sino mang tao ay walang espiritu ng Kristo, ay hindi siya sa kanya. Now, mga kapatid, si Kristo, nasa sa iyo, mga kapatid. At ikaw ang nagsasalita ngayon, mga kapatid. Ikaw ang nagsasabi ngayon kung sino man ang walang espiritu ni Kristo, hindi siya sa akin. Hindi siya sa amin, mga kapatid. Diba? Kasi, since you have the Spirit of God and you are the Spirit of God in this place, mga kapatid, ready for harvest. You have been harvested already, mga kapatid, no? Diba? Bakit? Sabi ko kanina, ikaw yung kaputol ng word na minsang itinago, minsang nawala. Hindi naman siya nawala, kundi itinago siya, yung word na to, mga kapatid. Itinago siya, ano sabi ng prophet? Para hindi makagawa ng harm si Satanas, mga kapatid. Diba? Kasi sa grabing biyay, tignan mo, mga kapatid, yung Kristong nagkatawang tao ngayon, hindi makilala. Yung Kristong nagkatawang tao noon, yung Diyos na nagkatawang tao noon, hindi rin nakilala, di ba? The same. Ang nangyayari, the same. Dito, pero pagdating mo sa panahon ngayon, pinapaniwalaan na si Jesus Christ. Kasi alam na, it's a rebuilt thing already, di ba? Balik na rin kaya natin. Kung tayo ang nauna, pwede yun. Kung tayo ang nauna noong time ni Lord Jesus Christ, hindi rin tayo papaniwalaan eh. Pwede yun, pero ganun din ang mangyayari. The same thing, hindi ka rin papaniwalaan nung panahon na yun. Tapos si Christ ngayon ang dumating, tayo wala na. Hindi rin siya papaniwalaan, pero tayo papaniwalaan na. Ang pinapaniwalaan ko lang yung mga bride noon. Di ba? Pero mga kapatid, kahit pagbalik na rin mo yan, nauna yung feminine part, hindi pinaniwalaan ngayon, ngayon papaniwalaan. Diba? It's the same thing na nangyari, mga kapatid. But, the law must be, magaganap, mga kapatid. Whatever na itinanim, siya ang tutubo at siya ang aalis, mga kapatid. It's the same thing as kung sino yung bumaba
siya yung babalik pa. Diba? Now, and if Christ be in you, the body is dead because of sin. Pansinin nyo. Bakit daw patay ang laman? Because of sin. Pero nasa iyo na si Christ. If Christ be in you, the body of sin is dead because of sin. Not because of Christ. 'Di ba? Kasi nagbigay na siya ng buhay, nasa buhay na yung nandiyan, mga kapatid. But the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, which is correct, which is dwelling right now in us, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Diba? Therefore, brethren, we are not debtors of the flesh, to the flesh. Diba? To live after the flesh. Hindi natin pinagkakautangan ito. Anong sabi niya? This is dead because of sin. Di ba, mga kapatid? So, wala tayong utang dito, mga kapatid. Para bigyan mo siya ng pansin, di ba? Wala rin siyang karapatang singilin ka. Di ba, mga kapatid? Bakit? Nandito ka na talaga sa kung ano ka at kung sino ka, mga kapatid. Di ba? Ano ibig sabihin? We are not merely man. Ito yung time na niyakap ng heaven, yung earth. God-man race. We are not merely man, but God, mga kapatid. Sabi natin dati, tayo ay hindi tayo mga tao na nagkukunwaring Diyos. Tayo ay Diyos na nagkunwaring tao. Diba? Tayo ay Diyos na nagkunwaring tao sa katawan na ito, mga kapatid. So wala tayong utang dito. Ano ibig sabihin? Perfect yung bride. Perfect. Diba, mga kapatid? For if we live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of this body, ye shall live. Diba? Now, only way na maging image tayo ng Panginoon is to mortify this flesh. Is to mortify yung lahat ng deeds ng body na to. Mga kapatid, diba? Yes, meron siyang deeds. Diba? Yes, meron siyang, wala naman ditong perfecto na hindi gumagawa, mga kapatid, ng gawa ng laman. Diba? Anong sabi ng prophet? I commit mistakes every day. And we commit mistakes million times. Diba, mga kapatid? Pero anong sabi niya? Yung body na to, mga kapatid, this is not it. Yung tinitignan niya, yung talagang kanyang sarili. Diba? Ikaw, pag tumingin ka sa sarili mo, sa salamin, makikita mo yung, bah, meron ka na palang ano dito. Oo, meron ka na palang mga wrinkles. Diba? Pero pag ang Panginoon tumingin, mga kapatid, perfect. Dahil hindi yung laman ang nakikita niya. This body is dead because of sin. Diba? So, because of sin, hindi tinitignan ng Panginoon yung sin, kaya pag tumingin siya sa'yo, yung sarili niya, ang nakikita niya, mga kapatid. Di ba? Now, you can only say na ikaw yung kaputol ng Panginoon, na ikaw yung itinanim at tumubo, at nag-aani ngayon, at aanihin, mga kapatid. You can only say that when you know, and when these things has been revealed to you. Di ba? Now, sabi natin kanina, marireveal lang ito doon sa kanyang sarili. At ang tao ay hindi niya kailanman ito makikita. Now, kung bakit mo naunawaan ito nang hindi mo naman pinilit, diyan magtataka, hindi mo naman pinilit, ni hindi mo pinag-aralan. Lagi kong sinasabi, nag-aral tayo dati. Nagbasa, nagsulat, nag-take note, di ba? Nakinig, nagsalita, pero lalo tayong, nagkakaroon ng diferensya. Kung bakit nagkakaroon ng iba-ibang unawa doon sa mga tao na hanggang ngayon nangangapa, alam mo yung nangangapa, bulag eh. Di ba?
Kapag ka hindi ka nangangapa, ibig sabihin maliwanag sa iyo ang lahat. Kahit nakaupo ka dyan, ibinibigay ng Panginoon sa iyo ng liwanag, 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 mga kapatid. Di ba? Hindi mo na kailangan yung salamin, antipara upang makita to. Pero pag ikaw ay nangangapa, there is something wrong. Di ba? Hindi maliwanag sa iyo. Kagaya nung yung tatlong nangapa ng kalabaw, Pastor? Hinapa yung kalabaw, tatlong bulag eh. Aba, ang kalabaw pala ay korting pader. Nakakapa niya yung banda rito, malapad. Korting pader pala. Medyo malambot lang ng konti sa pader. Yung isa naman, nahawakan ng bundot, mali ka. Ang kalabaw ay pahaba. Nahawakan niya yung buntot. Diba? Tapos yung isa ay nahawakan yung sungay. Hindi, pa ganun. Na may tulis sa dulo, yun ang kalabaw. Partly meron silang tama, mga kapatid. Pero yung agila nandun sa malayo, tingin na tingin niya yung kabuuan ng kalabaw. Di ba, mga kapatid? So, we can only say na part tayo ng word na itinago, mga kapatid. Dahil nakita mo ito ng buo, dahil nakita mo ito ng maliwanag, at nawala yung pag-aagam-agam sa iyo, mga kapatid. Di ba? Now, this revelation has been clearly showed to us. Di ba, mga kapatid? Alam mo, yung farsight at saka nearsight ng baril. Ayun tayo eh. Kailangan, pagka sumipat ka lang at bumaril ka, ano sabi kanina, kailangan mat-target mo eh. Mabullseye mo eh. Kapag sarili mo lang, mga kapatid, sumipat ka, hindi mo tatamaan yung target. Di ba? Kapag ka, dapat yun. Dito yung far side tsaka yung near side, kailangan pantay. Dapat equal, mga kapatid. Dapat yung dalawang yun, magkapareho. Tapat na tapat upang tamaan yung target. Di ba? Pag ginamit mo si Christ lang ngayon, na male part, kagaya ng ginagawa ng iba, mga kapatid, kaya hindi nila mabulsay, mga kapatid, yung revelation. Hindi nila mabulsay. Ano sabi ng prophet? Kapag tumarget ka, konting ganun lang. 1 millimeter. Pagdating dun sa target nun, mga kapatid, mga 2 metro na yun. Dalawa? Di ba? 2 metro na yun. Ganun din kung near sight ang yung near sight, yung kasalukuyan eh. Yung bride eh. Yun lang ang gagamitin mo, nagsasabi mo, oh, bride ako eh. And then you do not have the spirit of Christ in you, sabi niya kanina. Di ba? Sabi niya sa text natin. Wala ka rin matatarget, mga kapatid. Should be, pareho. Di ba? Kinakailangan yung pareho, yung dalawa na yun. Mag-swak, mga kapatid. Magtapat sila upang mabulsay kung ano yung nakatagong hiwaga na ito, mga kapatid. Dahil sa pamamagitan lang nun, makukuha mo, mga kapatid. Diba? At hindi mo iaalaw ang devil na magkaroon siya ng pagsangga upang hindi mo makita yun. Bakit? Inalis yung diablo eh. Diba? Inalis yung diablo at yung nasa eksena, yung purely Christ. Anong hindi maka-spot, yung hindi maka-target, mga kapatid? Unang-una, wala silang hawak na baril. Oo, wala silang hawak na baril. Paano mo tatargetin yun? Wala kang baril eh. Diba? And we do not let the devil rob those things from us. Oo. Bumaba ka rito, mga kapatid, yung Diablo, hawak-hawak niya lahat. Sabi nung iba, bumalik daw. Pumunta daw kay Diablo. Hindi pwede. It goes back to the original owner. Now, if you were in that day, sa identification, what? Itong identification message, ina-identify kung sino ka eh. Ipinapakilala kung sino ka at isusuot mo yung identification card na yan eh. Bago ka makapasok sa kaharian, sa isang establishmento, kailangan may ID ka. Yung ID na nararapat para dun. Di ba? And yung ID mo, mga kapatid, walang iba, yung tumubo at inani, si Christ.
Di ba? May ID ka, nakalagay o Christ. Tapos litrato mo yun nandun. Parang mali yung litrato mo, ha? Sasabihin nila, mga kapatid. But if we understand, ito. Hallelujah. Ibinibigay sa atin yung real identity natin. Why? This is important for our going away. Di ba? Alala mo yung kinukwento ni Pastor? Anong password? Di ba? Yung mga guerrilla tsaka hapon eh. Pagka dumating sa kampo yung mga Pilipino, lapis! Sasagot naman yung mga gwardiya, papel! Papasok sila, pwede. Eh, pumunta yung mga hapon. Narinig nung hapon, eh, may mga makapili. Ganito ang kanilang password para malusob natin yung kanilang kampo ng mga guerrilla. Lapis. Tapos sasagot sila, papel. Pagdating doon, rapis. Aha, rapis pala ah. Paper. Eh di naubos sila mga kapatid. Di ba? Kinakailangan, tama. Kinakailangan yung word na yun. Alam na alam mo. Di ba? Kinakailangan, hindi mo lang alam na alam. Ikaw yun. Magtataka ka sa kaaway eh. Kaharap niya na. Sinasabi na sa kanya, binubulong na sa kanya. Alam mo yung mga bride? Sila yung giver of life. Sinasabi na sa kanya, kung yun ay word, kung yun mga kapatid ay pinili ng Panginoon before the foundation of the world, it will turn quickly. Ha? Ako ba yun? Diba? Magagalak siya eh. Ako ba yun? Oh Lord, praise the Lord. Diba? Pero hindi. Sinabi na sa kanya from lip to ear. Kasi Diyos ang nagsasalita sa iyo eh. Alam mo yung mga bride? They are the Zoe. They give life. They whatever the Lord has is in them right now. Oh, di nga. Gaganon yun. Oh, hindi nga. Walang ganon. Diba? Small G lang tayo. Walang buntot. Adi, rapis at paper ang dating. Diba? It only shows they are not part. They do not have the identification. Diba? Salamat sa Panginoon. We are the identification of Christ. Now, if you were in that day, what group would you identified with? In that day, if you were in that day, if you, wala yung now. What group would you be identified with? With the prophet, with the vindicated word, although they were in the minority? Or would you be with the popular opinion, folks? Ha? Huh? Saan ka ba? Doon sa popular opinion? Halika, ano tayo? Grupo-grupo tayo. Di ba? Well, I tell you, I believe that man's crazy. Uy. And the only way that you'd ever know he wasn't crazy is for the same God to reveal to you the same thing he'd revealed to Moses. Di ba? Ano ba ang ni-reveal kay Moses? Ang Diyos, nagkatawang tao. At nakita ni Moses. The same was revealed to you. Ang Diyos ay nagkatawang tao at nakita ko. Di ba? And only way that we'll ever be able to be the images of God, no? The only way na maging kagaya tayo ng Panginoon, na kamukha tayo ng Panginoon, na yung Panginoon mismo, and the sons of God, is for God to reveal to us and express Himself through His Word to us. Amen. Diyan tayo nag-enjoy, mga kapatid. Yung Word na yun siya eh. Ipinakita niya at nilagay niya. Tignan mo ha. Yung Word na yun siya. In the beginning was the bride and the groom. Diba? In the beginning eh. The Word eh. The thought that was expressed. And the bride is the eternal thoughts of God. Diba?
Ngayon nilagay niya yun eh. Sabi niya, it is the only way na maging kapareho kayo. Kinakailangan, bago pa magkaroon ng pasimula, pareho na kayo. Hindi yung dito lang. Hindi yung nabasa mo lang. Hindi yung napakinggan mo lang, pero hindi nangyari sa'yo. At much more, hindi mo pinaniwalaan. Kasi hindi mo paniniwalaan yan, malibang galing ka dun. Diba? So, we know now. It was revealed to us. Nag-enjoy tayo, nagpakasaya tayo because we know who we are. Amen. Hallelujah. It is for God to reveal to us and express Himself through His Word to us and us to the world. That's the only channel. For Christ was the image here on earth that you could see. God in man. Express image of God. Yung Diyos na nagpanggap na tao. Upang ano? Ibigay yung buhay. Upang tanggalin yung madamot sa eksena na ayaw magbigay. Totoo naman si Satanas eh. Is here to kill, to destroy. Diba? Ganun siya mga kapatid. Akala niya na destroy niya ang Panginoon doon sa krus. Diba? Eh lumitaw ka. Diba? Kaparehong kapareho. Ang nangyari sa kaliwanagan na yun, nabulag si Satanas. Ikaw naman mga kapatid ay nakita mo ng maliwanag kung sino ka. Diba? Ikaw pala, maraming nangyayaring ganyan sa pelikula eh. Inapi-api. Sa umpisa, yung pala, siya pala may-ari ng lahat-lahat ng bagay na nakikita nung nang aapi. Diba? Pero yung bride ngayon, subukan mong apihin. Aba, mga kapatid, tadyak ang kanyan eh. Wala lang ganun-ganun mga kapatid. Wala na rin tapik-tapik eh. Wala na rin tapik-tapik eh. Ang bride nakatayo na siya sa kanyang sarili. Subukan mo. Hindi ka pa nakakalayo, madadapa ka na. Praise the Lord. Diba? Why? It cannot be forgiven anymore. Diba? God in man, express image of God because God was in Him so much that they were one. Diba? God was in Christ so much that they are one. And now, when Christ left, He sanctified the church. He sanctified the bride. He sanctified you, mga kapatid. Diba? That the church might take His place. Ikaw na ngayon nasa eksena. You have taken the place of Christ. Maliwanag ba? Ayaw ng iba yan. Ha? Kinukuha nyo kung anong glory ng Diyos. Inaagawan nyo ng posisyon ng Diyos. Di ba mga kapatid? It was declared. Sabi nung nakaraang binasa natin, it's time for you to take the place of Christ. Diba? The bride will take the place of Christ. Why? Meron ba siyang katulad? Meron ikaw. Diba? Sa iba, wala. Bakit? Anong tinitignan nila? Yung flesh na enmity with God. Diba? Fleshly. Yun ang tinitignan nila. Kaya nakikita nila, it's enmity with God eh. Hindi pwedeng ipareho eh. Pero tayo nakatingin doon sa real us. Diba? We have taken the place of Christ because why? Tayo yun eh. Until we and Christ are one. Praise the Lord. Salamat mga kapatid. Hindi ba saktong-sakto yan? Hindi ba sapat-sapat yan upang ibigay mo lahat ng kapurihan sa Diyos? Nabagamat sa lamang ito mga kapatid na dead because of sin, nandyan siya. Sa kabila ng mga negatibo, mga karnal na bagay na nasa isip mo, tinanggal niya yun at nilagay niya yung kanyang sarili. Diba? Salamat sa Panginoon. Take His place and express the Word of God. But sabi natin, yung palaging ine-express na Word of God sa eksena, laging tinatanggihan, laging tinatadyakan.
palabas sa church. Iba? Ang totoo mga kapatid, wala naman talagang makakakitang tao niyan. Eh. Wala namang makakakitang at makakakilala sa iyo na tao. Kundi yung kapareho mo lang na Diyos. Diba? Bakit hindi? Bakit hindi makita? Kasi nga, it is robbery for them to be equal with God. Ang tingin nila, kailangan humble ka lang eh. Kailangan lagi ka nakayuko para parang ang tingin ng Diyos ay humble ka. Diba? Eh, ang tingin natin sa humility, you have to follow every word. Pag sinabi ng Diyos na kayo'y mga Diyos, kayo'y mga Diyos. Diba? Pag sinabi ng Diyos, you have everything. Ask anything in my name, it shall be given to you. Susunod ka dun. Eh, sinabi na pala ng Diyos yan eh. That's all. That's all to, of it. Yun na ang kailangan ko. Pag sinabi ng Diyos, magaling na ako, magaling na talaga ako. Bakit? Sinabi ng Diyos eh, yun ang humility. Pag sinabi ng Diyos, you and Christ are one, tapos, period sa iyo yun. Paniniwalaan mo yun, yun ang humility. Diba? Ang dating sa kanila yun, dahil place nga tinitingnan, eh, yung place hindi naman pwede talagang pumantay sa Diyos. Kaya yun mga kapatid, nakikita nila. Grabe na tong mga taga-angeles na to. Lost Angeles. Diba? Grabe na sila. Ninanakawan nila ng pwesto ang Panginoon. Hindi mo lang naintindihan. Bakit? Kasi laman ka. Diba? Kasi laman ka nakatingin. Kami doon sa realidad na kung sino ang bride sa panahon na to. That is the reason. Nagpipiesta kami. Di ba? Masaya tayo mga kapatid eh. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Pinakita na nga sa iyo lahat eh. Tapos yung reaction mo, para ka pa rin nasa sementeryo. Para kang nasa lamay. Aba, kakaiba yun. Ang pinakita sa iyo, rejoicing. Sa rejoicing. And out of that rejoicing, sasabihin mo lahat kung ano yung na-reveal sa iyo ng Panginoon. Di ba? Pero out of that rejoicing, sasabihin mo pa rin, hindi ubra eh. Ano? Ang nakita mo, sementeryo, mga kapatid. Campo Santo. Oo. Campo Santo. Di ba, mga kapatid? Yung clarity ng mensaheng ito, nagbukas sa mata ng marami, mga kapatid. Yung clarity ng salitang ito na ibinigay sa atin ng Panginoon, nagliwanag at nakita ng iba. Di ba? So yung mga nakatalaga sa isip ng Panginoon, nakita nila at nagliwanag sila. Nakita nila mga kapatid. And then, yung real us naganap sa kanila. Pero doon sa hindi, ano bang gagawin ng liwanag? Sobrang liwanag? Bubulaging ganyan. Pag hindi ka para doon. Di ba? Oo. Bubulaging ganyan. Kaya mas maraming nabulag mga kapatid. Ano nangyari? Nangangapa ngayon. Imbes na magkaroon ng kaliwanagan, na-confuse. Di ba? Di ba na ganyan ang nangyayari sa church? Why? There should be and there must be a falling away first. Then we will go. Salamat sa Panginoon. Oh, sa hallelujah. Isa na lang. So let your light so shine. Now I notice on this billboard. I notice on this billboard. Alam mo mga kapatid? Walang ibang Kristo, lagi nating sinasabi yan, na makikita ang mundong ito maliban sa bride. Maliban sa iyo. Mapalad nga ang mundo ngayon eh. Binigyan siya ng isang regalo, mga kapatid. Binigyan siya ng isang bagay na sukat niyang ikaligtas. Nakalagay ito sa kaliwanagan. Pero ang tao, tao talaga eh. Oo, mga kapatid. At gusto niya lang tignan yung pangtaong bagay. Karnal, yung sinabi sa atin kanina, binasa natin. Yung karnal na mga bagay, yun lang.
Anong ginagawa nun? Nagpapagulo lalo sa tao. Nagpapagulo lalo. Subukan mong bumalik sa karnalidad, mga kapatid. Tayo. Pero huwag mong bibigyan ng chance na gawin yan. Kakapitalize ni Satan yan hanggang i-torture niya yung sarili mong isip. Basta kung ano yung sinabi, kung ano yung napakinggan natin, kung ano yung sinalita ng Panginoon dito sa ating kalagitnaan, yun na yun. Yun ang ating susundin. Yun ang ating lalakarin papunta dun sa ating pag-angat. Pero huwag mong itry balikan yung mga bagay sa mundong ito, mga kapatid. Matutorture ka. Di ba? Santisima, ganun lang sasabihin mo. Ihimatayin ka na lang sa... Oo. Kay Judith pa lang, mga kapatid eh. Torture ka na eh. Di ba? Susweldo ka lang 100,000. Yung utang mo 200,000. Paano mo babayaran yan? Di ba? But blessed be the name of the Lord. Binigyan niya tayo ng kaparaanan, mga kapatid. What's that? Focus your mind on Him. Now notice, on this billboard, this certain one, it didn't claim nothing but just ask a question. If you're hungry and you cannot sell anybody anything to eat unless they're hungry, di ba? Pumunta ka sa loob ng restaurant, nagkakainan, sa Jollibee halimbawa, nagkakainan yung mga tao. Pumasok ka doon, magbenta ka ng fried chicken. Aba, mga kapatid, lugi ka. Wala nang bibili, di ba? The first thing that advertisement does, the individual passing by has to see it. Kinakailangan bago makapasok sa Jollibee, mabentahan muna ng manok. Di ba mga kapatid? Tama ba? O kasi mauna ka dapat. Mauna ka. Kesa nandun na bago mo bentahan. Diba? Now, the only way that the world will ever see Christ. Ano daw? Ang ganda eh. The only way na makilala ng mundo si Kristo ay kung makikilala ka nila. Diba? Is when they see it in you and me. Billboard. Nakalagay yung bride. Christ is here. At hindi nila makikita yun, mga kapatid. Naglagay ka doon, Christ is here on earth. Mababasa nila yun, maghahalap sila. Wala silang makikita. Pero kung makikilala ka nila, mga kapatid, at maintindihan nila na si Kristo'y bumaba sa pamamagitan mo, doon pa lang nila makikita si Kristo. Tayo hindi rin natin alam yan until binuksan sa atin ng Panginoon ito na ang Diyos pa lang hinahanap ng halos lahat ng tao. Nasa sayo. Di ba? Nagulat pa nga tayo nung buksan ito eh. Nung buksan sa atin. Di ba? Nung tumubo na yung tinanim at binuksan na sa atin, tinanggal yung tabing. Speechless ako, mga kapatid, nung i-reveal ng Diyos ito. Until masabi ko, lagay na natin dito yung ating mga picture. Di ba? Tama ba? Tama, mga kapatid. At yung salita lang, ang makniniwalang tama ito. Walang ibang makikitang Kristo ang mundong ito. Maliban sa iyo. At salamat, Lord, ipinakita mo sa akin to. Pinakita mo sa amin to, mga kapatid. Diba? Pinakita sa atin ng Panginoon. Wala ka namang ibang Kristo nga hanapin ngayon, mga kapatid, kundi ang bride. Maging tayo, wala tayong Kristong makikitang ganito. Maliban, dumating yung time na salubungin niya tayo. Diba? Pero ngayon, anong sabi kanina? Nandito siya upang tapusin ang work na to. Nandito siya. Diba? Ang ganda ng phrase ng Bible, sabi niya, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Hanggang sabihin niyang, Ye are gods.
Hallelujah. Yung mga religionists, mga banal yan eh. Unbelievers lalo na, make believers, they have no way to see, to understand it. To see it, to understand it. Wala silang kahit anong gawin nila mga kapatid. It is only given to you to understand you, to know you, diba? That you are one with God. Their conscience are numb to the sunsets, to the call of the birds, to the leaves, the grass and the flowers and the music and the message and so forth that we enjoy after we have found Christ. Yes. But until we get to a place that we display Christ, we display Christ. Dito mga kapatid, kapag ka medyo mahina-hina ka, gagana na naman yung carnal mind mo. How can I display Christ? Ilagi ako nagkakamali. Diba? Kanina binasa natin yung text, ang ganda eh. This flesh is enmity with God. So huwag kang tumangan dyan. Yung carnal mind mo, huwag mo, alisin mo yan. Mortify these deeds of the body. Then you can display Christ. It's already here eh. Wala ka namang gagawin para i-display si Christ. Si Christ na mismo ang gumawa upang i-display niya ang Diyos sa pamamagitan mo. Hallelujah. Display Christ. Now remember that. It's one of you from tonight. Alam na natin ito yung mga kapatid eh. Remember, you are God's billboard. Diba? And remember one thing. Sinabi ni Pastor kanina, it's not robbery to be equal with God because that is our own identity. Amen. Blessed be the name of the Lord. Amen. Diba? God bless you, mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito lang yung billboard na hindi nakikita ng karamihan. Ang makakakita lang sa billboard na ito ay yung sila din. Diba? So yun ang greatest mistake ng Christian world in this day, yung iniintay nila si Christ. Right? Kahit sinong tanungin mo, kahit Katoliko, nagsasabi yan, hinihintay nila yung pagbabalik ni Christ. Yung denomination, yun ang master nila. Hinihintay nila yung pagbabalik ni Christ. Even in this message, hinihintay pa rin nila ang pagbabalik ni Christ. We are so thankful we have this clear understanding. Amen. Ito ang sinabi ng prophet before we close. Well, now you'll not see his corporal body until his second coming. Hindi nyo makikita yon, right? Diba? Sabi niya, and he will never come to the earth on his second coming. Hinihintay nila si Christ, yung masculine, pero sinabi ng prophet, hindi siya pupunta rito eh. Diba? Paano mo hihintayin yung hindi naman pupunta? Right? He will never come to the earth on his second coming. Why? We have now that clear understanding, diba? Yung corporal body, hindi talaga bababa yun. Yun ang hinihintay nila. You know what? Yung spirit, yung sinasabi ni Brother Jun kanina, na same God, nandito. Nasaan? Nasa'yo. Kaya wala silang makitang body ang Diyos, wala silang makita na katawan ng Diyos maliban sa kanyang bride body. Amen. Simple, di ba mga kapatid? He was battled in one man. But now, he is battled in many-membered body. Paano nila hanapin
in-express niya yung sarili niya in simplicity. Oh, titignan tayo. Ah, yung mga yan, mga makukulit yan eh. Di ba? Ayaw makipag-fellowship. Kasi meron silang doktrina na sablay. Di ba? Oh, lumagpas na sila sa langit. Sa sobrang kahuhukay, nahukay nila impyerno. Yun na lang yung trato nila, mga kapatid. Pero hindi nila nakita ang Diyos ay narito sa lupa. Sabi ng prophet, ang Diyos uli ay naglalakad sa lupa. Ang Diyos ay kumakain. Di ba? At higit sa lahat, ang Diyos ay nagsasalita. Di ba? Walang ibang paa ang Diyos maliban sa inyong mga paa. Sinabi yan ng prophet, wala siyang ibang kamay sa panahon na ito maliban sa inyong mga kamay. Wala siyang ibang mata maliban sa inyong mga mata. Simple as that, mga kapatid. Kaya hindi siya makita. Kaya sabi ng prophet, mga kapatid, he will never come to the earth on his second coming. Will be caught up in the air to meet him in the air. Sasalubungin natin siya, eh, paano siya bababa? Hindi kasi nila nakita, amen, ito yung panahon na nung itinanim niya ang sarili niya, hindi yun naging iisa na lamang, kundi ito ay dumami nung tag-ani. Amen. Eh, hindi nila matanggap eh. Kung ano yung itinanim, yun din ang aanihin. Yun yung law of God from the beginning. Sa book of Genesis, yun na yung law of God to begin with. Ano yung tinanim? Yun ang anihin. Sino nagtanim? Ang Diyos. Diba? Ano ang kanyang itinanim? Sarili niya. Diyos. Diba? Anong tumubo? Diyos. Sino nag-ani? Diyos. Anong anihin niya? Diyos. Sarili niya. So salamat sa Panginoon. Hindi mahirap unawahin. Hindi mahirap intindihin sa elect. Pero sa hindi elect, mga kapatid, dahil sinisikap nilang pag-aralan, hindi ito nakukuha sa pag-aaral. Hindi nakukuha ito sa paghuhukay. Ito ay ipinapahayag, ibinubulong ng Panginoon sa kanyang nobya. Hindi niya man niya pwedeng bulungan yung kapitbahay. Di ba? Yung husband, yung groom, hindi naman niya pwedeng bulungan yung iba. Kasi si Lord walang number two. Number one lang. At yun lang ang kanyang binubulungan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Tayo po lahat ay tumayo. Mamaya patuloy natin yung ating pagpipiesta sa kanyang salita. Amen. At tayo'y walang katapusan. Walang katapusang kagalakan. Walang katapusang papuri. Walang katapusan na pagpapala dahil ang ating patutunguhan ay walang katapusan din. Narito kami ngayon. Inaawitan ka, Panginoon. Himig ng aming pagsamba, iaalay sa iyo lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon. Upang aming maihayag, kalwalhatian mo kaninuman. Hanggang makita ng mundo, kami iniibig mo
ay aawitan ka kailan pa man. Karapat dapat kang purihin at aming sambahin sa awa at pag-ibig mo, lagi kaming maglalambing mula dito hanggang doon sa buhay naming darating. Walang katapusang awitan ka. Thank you, Lord. Di man sapat ang himigat, kulang ang aming titig para sa'yo. Patuloy na aawit at sa'yo'y maglilingkod, magpakailan pa man, Panginoon. Karapat dapat kang purihin at aming sambahin sa awa at pag-ibig mo, lagi kaming maglalambing mula dito hanggang doon sa buhay naming darating. Walang katapusang awitan ka. Kunin mong lahat ng kapurihan na kayang sambitin ng iyong mga banal. Kahit nasaan, kahit kailan, walang katapusang awitan ka. Yes, Lord. Karapat dapat kang purihin at aming sambahin sa awa at pag-ibig mo, lagi kaming maglalambing mula dito hanggang doon sa buhay naming darating. Walang katapusang awitan ka. Karapat dapat kang purihin at aming sambahin sa awa at pag-ibig mo, lagi kaming maglalambing mula dito hanggang doon sa buhay naming darating. Walang katapusang aawitan ka. Walang katapusang awitan ka. Amen. Glory. Salamat, Lord, sa napakayaman na pagpapahayag mo, Panginoon, ang iyong mga salita. Kulang, Lord, ang aming mga labi. Kulang, Lord, ang mga letra upang aming ipahayag ang kagalakan sa aming mga puso, sapagkat, Panginoon, ito ay itinago mo sa mga pantas at matatalino. Ngunit, Lord, ipinahayag ng simple sa iyong nobya. At lubos yon, Lord, nagbibigay sa amin ng kapayapaan, kapanatagan, Panginoon. At kami, Lord, ay nakapagpapahinga sa aming kalooban sapagkat tunay nga, Panginoon, any moment, Lord, na magkaroon ng kaganapan ng pagbabago ng katawan, kami ay merong kasiguruhan, Panginoon. At Lord, patuloy na
bigyan mo ang bawat isa ng desire sa aming mga puso. Hindi kami malagpasan ng anumang hatak sa amin ng mundo na ito. At lagi kaming mag-focus, lagi naming i-aim ang aming pananampalataya na binigay mo sa iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, sa pansamantala na break namin. I pray na ingatan mo, Lord, ang mga kapatid na uuwi, ganun din sa mga mananatili. At kami, Lord, buli ibabalik upang ipagpatuloy, Panginoon, ang pag-sapo, pag-kain sa mga inihahanda mo sa amin na hindi na kayang iserve ng mundo sapagkat ito ay hindi makalupa, kundi makalangit, Panginoon. Maraming salamat. Patuloy mong i-grant ang desire ng mga puso ng mga kapatiran. Ano mang kahilingan, Lord, sa mga oras na ito, nandyan ka parati. Alam ko, Panginoon, na batid mo ang aming mga pinagdadaanan ng aming mga mahal sa buhay. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang tumutugon sa lahat ng ito sapagkat sinabi mo, Panginoon, hindi mo papakinggan kung aming hihilingin sapagkat ito ay binigay mo na nung una pa, Panginoon. Maraming salamat. We will continue to pray for Brother June sa kanyang full recovery na sa susunod na gawain ay makasama na namin siya. Ganon din sa Father Lord Sturgy. Alam ko, Panginoon, na mayroong kamplano sa kanyang family. Lord, let thy will be done, Panginoon. At alam ko, Lord, na ikaw ang may akda sa lahat ng mga bagay at meron kang layunin para pa rin sa ikabubuti ng iyong mga pinili. At kung meron mang mga kahilingan, Lord, na hindi nasambit, I know, Lord, na ikaw ang nakakaalam sa lahat ng ito at ikaw ang tutugon ayon, Lord, sa iyong itinakda nung una pa. Maraming salamat. Ikaw din ang patuloy na mag-bless sa mga kamay na ginamit mo sa kanilang patuloy na pag-support at ibigay at ipagkaloob anuman ang mga needs namin dito sa Earth's Journey, Panginoon. At ito, Lord, ay pinangako mo rin naman sa bawat isa. Maraming salamat. We give you back all the glory, thanksgiving, honor, and praises, Lord, in your mighty name. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen, amen, amen. God bless po sa bawat isa. Diyos, ika'y aming pupurihin sa aming kalagitnaan. Buksan bawat